umaga sa inyong lahat. Ako si Ginoong Joshua Pigar Fernandez, ang inyong magiging guro sa asignaturang Filipino. Ngayong araw na ito ay tatalakay natin ang mga bahagi ng pananalita, ang mga nominal, ang pandiwa, ang mga panuring, ang mga pangugnay at ang mga pananda. Pero bago ang lahat, gusto ko munang bigyang pakahulugan ang wika at balarina. Ayon kay Abeng 2005, ang wika ay nakadepende sa hugis ng kanyang pinaglalagyan. Ito'y nangangahulugan na ang wika ay nakadepende sa taong gumagamit ito at sa taong iyong makakausap. Ayon naman kay Lope K. Santos, ang balarina ay bala ng dila. Ito'y nangangahulugan ng pag-aaral ng anyo at uri ng mga salita, gamit ng mga salita, kaugnayan ng mga salita sa isang pahayag na nagbibigay linaw o kaisipan. Sa ating pag-aaral ngayon ay pagbabatayin natin ang makabagong balari ng Filipino 1777-2003 ni Alfonso O. Santiago at Norma G. Tiangco. Ang unang nating tatalakayin sa araw na ito ay ang mga salitang panglalaman, ang mga nominal, ang pandiwa at ang mga panuring. Nominal. Ang nominal ay binubuo ng dalawang uri, ang pangalan at ang panghanib. Pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay nagsasaad ng pangalan ng tao, bagay, hayop, puo, katangian at pangyayari at iba pa. Ang pangalan ay may mga uri. Una, pangalan ayon sa konsepto. Ito ay may dalawang uri, ang konkreto o tahas at abstrakto o basal. Ang konkreto o tahas ay pangalan ating nakikita at nahahawakan. Halimbawa, baso, gunting, chinelas at iba pa. Ang pangalan abstrakto o basal naman ay mga pangalan hindi natin nakikita at nahahawakan. Halimbawa, ligaya at pag-ibig. Ikalawa, pangalan ayon sa kaanyuan. Ito ay may apat na uri, ang payak, may lapi, inuulit at tambalan. Payak. Ang payak ay binubuo ng salitang ugat lamang. Ito halimbawa, bata, mangga, halaman at iba pa. Ang may lapi naman ay binubuo ng panlapi at salitang ugat. Halimbawa, kaibigan, kabataan, palaruan at iba pa. Ang inuulit naman ay binubuo ng salitang inuulit. Halimbawa, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon at iba pa. Ang tandaan naman ay pag-uugnay ng dalawang salita. Halimbawa, kapitbahay, hampas lupa, habang buhay. Ikatlo, pangalan ayon sa kayareang pansimatika. Ito ay may dalawang uri, ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ang pangalang pantangi ay nagsasaad ng diwang partikular ng tao, bagay, hayop, puok, lunat o pangyayari. Halimbawa, Ginoong Fernandez, Globe Telecom, SDSU Cantilan Campus at iba pa. Ang pangalang pambalana naman ay nagsasaad ng diwang panglahat. Halimbawa, guro, piloto, barko at iba pa. Ikaapat, pangalan ayon sa kasarian. Ito ay may apat na uri. Ang panlalaki, pambabae, ditiyak at walang kasarian. Halimbawa ng pangalang panlalaki, hari, prinsipe, tatay, kuya. Halimbawa naman ang pangalang pambabae, reyna, prinsesa, nanay, ate. Halimbawa naman ang ditiyak, guro, piloto, enhinyero, doktor at iba pa. Halimbawa naman ang walang kasarian, barya, aklat, telepono at iba pa. Pangalan ayon sa dami. Ito ay may tatlong uri, ang isahan, dalawahan at maramihan. Halimbawa ng isahan, si tatay, ang prutas, si nanay. Halimbawa naman ng pangalang dalawahan, mag-ate, magkasintahan at magnanay. Halimbawa naman ng pangalang maramihan, mga gitara, mga aklat at mga bituin. Ang ikalawang uri ng nominal ay ang panghanib. Panghanib. Ano nga ba ang panghanib? Ang panghanib ay tumutukoy sa mga salitang ipinanghanili sa pangalan ng tao, bagay, hayop, puo, pangyayari, katangian at iba pa. Ang panghanib ay may apat na uri. Ang panghanib panao o personal,
panghali pananong o interrogatibo, panghali panaklaw o indefinite, panghali pamatlig o demonstratibo. Ang panghali panao o personal ay tumutukoy sa mga panghalit na ipinanghahalili sa pangalan ng tao. Ito ay may tatlong panauhan. Ang unang panauhan, pangalawang panauhan at pangatlong panauhan. Ang unang panauhan ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Halimbawa ng panghalit, ko, akin, ko, tayo, kami, namin, atin at iba pa. Halimbawa ng pangungusap sa panghalit na ako. Ako ang nagdala ng mga prutas. Ang ikalawang panauhan ay tumutukoy sa taong kinakausap. Halimbawa ng panghalit, ikaw, kayo, ninyo, inyo, at iba pa. Halimbawa ng pangungusap sa panghalit na ikaw, ikaw ang mahal ko. Ang ikatlong panauhan ay tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Halimbawa, siya, sila, kanya, kanila, niya, at nila. Halimbawa ng pangungusap sa panghalit na siya. Siya ang kumain ng prutas. Panghalit pananong o interrogatibo. Ang mga panghalit na ito ay ginagamit sa pagtatanong patungkol sa tao, bagay, hayop, lunan o pangyayari. Halimbawa ng mga panghalit. Ano? Ano-ano? Sino? Sino-sino? Saan? Saan-saan? Bakit? Kailan? Magkano? Ilan? At iba pa. Halimbawa ng pangungusap sa panghalip na magkano. Magkano ang kilo ng mga bigas? Panghalip na panaklaw o indefinite. Ito ay nagsasaad ng kaisahan, dami o kalahatan ng pangalang tinutukoy na maaaring tiyakan o di tiyakan. Halimbawa, isa, lahat, iba, pawa, madla, kailanman, anuman, saanman, at iba pa. Halimbawa ng pangungusap sa panghalip na lahat, na tayo ay may pananagutan sa Diyos. Panghalip pamatlig o demonstratibo. Ito ang mga panghalip na ginagamit sa pagtuturo ng tao, bagay, hayop, lunan o pangyayari. Sa panghalip pamatlig o demonstratibo, nalalaman ang lapit o layo ng bagay na itinuturo. Halimbawa ng panghalip. Ito, iyan o yaan, iyon o yaon, heto, ganyan, hayan, nandito o narito, nandoon o naroon. Halimbawa ng pangungusap sa panghalip na ito. Ito ang ibibigay mo sa mga bata. Pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay nagpapahayag ng kilos o galaw. Ito ay binubuo ng salitang ugat at panlaping makadiwa. Ang salitang ugat ang nagbibigay pakahulugan sa pandiwa. At ang panlapi ang nagpapakilala sa kapanahunan, kailanan at tinig ng pandiwa. Ang salitang ugat at panlapi ang bumubuo sa pautos o pawatas na bibigay din sa anyo ng pandiwa. May mga panlaping makadiwa na ating ginagamit. Halimbawa, mag, in, hin, han, mang at iba pa. Halimbawa, panlapi, salitang ugat at pawatas. Plus lakad equals lumakad. Ay plus luto equals iluto. Ma plus sabi equals masabi. Pa plus hula equals pakula. Ang pandiwa ay may tatlong aspekto. Ang perfectibo, imperfectibo at contemplatibo. Perfectibo. Ang perfectibo ay pandiwang natapos na o ginanap na. Halimbawa, naglaba at nagwalis. Perfectibong katatapos. Ito ay ginagamitan na unlaping ka. Ngunit hindi lahat ng pandiwa ay may perfectibong katatapos. Halimbawa ng perfectibong katatapos, kalalaba, kawawalis. Imperfectibo. Ito ay pandiwang ginaganap pa o hindi pa natatapos. Halimbawa, nagwawalis, naglalaba. Kontemplatibo. Ang kontemplatibo ay pandiwang nagsasaad na hindi pa ginanap o hindi pa nasisimula. Halimbawa, magwawalis at maglalaba. Halimbawa, pawatas at ang mga aspekto ng pandiwa. Magluto, nagluto, kaluluto, nagluluto at magluluto. Uminom, uminom, kainom, umiinom
at iinom. Maglaba, naglaba, kalalaba, naglalaba, at maglalaba. Panuring. Ano nga ba ang panuring? Ang panuring ay mga salitang nagbibigay turing o larawan sa ibang mga salita upang lalong maging mabisa ang isang pahayag. Ang panuring ay binubuo ng dalawang uri, ang pang-uri at ang pang-abay. Pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay nagsasaad ng katangian o mga salitang naglalarawan. Ito ay maaaring salitang ugat at panlaping makauri. Ang pang-uri ay may limang tungkulin. Una, pang-uri ang nagbibigay turing sa pangalan. Halimbawa, kapatid niya ang matabing na batang naliligo. Ang dakilang ama ang mapagparaya. Ikalawa, pang-uri ang nagbibigay turing sa panghali. Halimbawa, tayong mahihirap ay dapat magkaisa. Kaming mapagmahal ay mga taong tapat. Ikatlo, pang-uri maaaring paksa ng isang pangungusap. Halimbawa, ang masisipag ay nagtatagumpay. Ang mga malulusog ay mahilig sa mga laro. Ikaapat, pang-uring maaaring kaganapang pansimuno ng isang pangungusap. Halimbawa, malulusog ang mga bata. Mabango ang damit niya. Ikalima, pang-uring maaaring nagsasaad ng bilang sa salitang binibigyang turing ito. Halimbawa, ang dalawang turista ay pawang Amerikano. Nasa ikalawang upuan ang iyong kapatid. Kayarean ng pang-uri. Ang kayarean ng pang-uri ay may apat na uri. Ang payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Payak. Ang payak ay binubuo ng salitang ugat lamang. Halimbawa, pula, saya, dakila. Ang may lapi ay binubuo naman ng salitang ugat at panlapi. Halimbawa, masipag, matalino, kasiyahan. Inuulit. Ang inuulit na ganap ay pag-uulit ng buong salitang ugat. Halimbawa, pulang-pula. Ang inuulit na partial naman ay pag-uulit ng pantig ng salitang ugat. Halimbawa, mapupula. Tambalan. Tambalang di ganap. Ang kahulugan ng dalawang salitang pinagtambal ay hindi nawawala. Halimbawa, niting aso, tulog hipon. Tambalang ganap. Ang dalawang salitang pinagtambal ay nakabuo ng ikatlong kahulugan. Halimbawa, baghari, kapuspalan. Kailanan ng pang-uri. Ang kailanan ng pang-uri ay may tatlong uri. Ang isahan, dalawahan, at maramihan. Halimbawa, isahan. Siya ay masipag. Dalawahan, magkasintaa si Dave at Chris. Maramihan, magkasisingganda ang mga nanalo sa paligsahan. Pang-abay. Ang pang-abay ang nagbibigay buhay sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Subalit, sa structural na pagbibigay katuturan, ang pang-abay ay nakikilala dahil sa kasama itong pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay na bumubuo sa isang parirala. Ang pang-abay ay mayroong dalawang uri, ang athletic o kataga at pang-abay na nalilipat ang posisyon. Ang athletic o kataga. May iba't ibang uri ng athletic o kataga na karinawang ginagamit pagkatapos ng unang salita sa loob ng isang pangungusap. Halimbawa, narito na ang nanay. Ikaw yata ang hinahanap niya. Ano kaya ang gagawin niya? Nasaan ba siya? Hindi man lang ako nakabali sa kanya. May iba pang athletic tulad ng daw o raw, din o rin, ho, lamang o lam, sana, muna, pa, po, nga, yata, at iba pa. Pang-abay na nalilipat ang posisyon. Ito ang pang-abay na walang eksaktong posisyon at makikita sa iba't ibang bahagi ng pangungusap. Pang-abay na pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad ng panahon. May mga salita o kataga na nagsasaad ng panahon. Ito ay sumasagot sa kailan at gumagamit ng mga pananda. Halimbawa, palagi rito si Junior. Hindi na raw darating ang pangulo ng samahan. Pang-abay na panlunang. Tinatawag na parirang sa. Kumakatawan ito sa lugar na pananirihan ng kilos
at sumasagot sa tanong na saan o saan ka bilang. Halimbawa, guro siya rito, doon siya nakatira. Pang-abay na pamamaraan. Ang pang-abay na pamamaraan ay nagsasaad kung paano ginanap ang kilos at sumasagot sa tanong na paano. Ginagamitan din ito ng katagang na at nang na nangangahulugang pamamaraan sa pagganap ng kilos. Halimbawa, nagsalita ng banayad ang guro. Siya ay umalis na umiiyak. Pang-abay na pananggi at panangayon. Ang pananggi ay kataliwas ng panangayon. Ang pananggi ay nagsasaad ng pagtanggi. Halimbawa, hindi, ayaw, wala, at iba pa. Samantala, ang panangayon ay nagsasaad ng pagsang-ayon tulad ng oo, tunay, talaga, walang duda, tiyak, at iba pa. Halimbawa ng pangungusap, oo, tinanggap ng Pangulo ang ating paanyaya. Hindi ako sasama sa iyo. Pang-abay na pang-agam. Ito ay nagpapahayag ng di katiyakan sa kilos ng pandiwa, pang-uri, gayon din sa pang-abay. Tulad ng tila, baka, marahil, siguro, yata, at iba pa. Halimbawa ng pag-usap. Marahil magtatagumpay ang inyong balak. Baka mapahamak ka sa iyong gagawin. Pang-abay na paanggano. Ito ay nagsasaad sa dami o bigat ng kahulugang sinabi ng pandiwa o pang-uri. Gaya ng lapis, kaunti, marami, sapat, katamtaman at iba pa. Halimbawa ng pangungusap. Ang mga mag-aaral ay maraming ginagawa sa paaralan. Naganda ng katamtaman ang mag-anak para sa binyag. Pang-abay na panulad. Ang pang-abay na panulad ay nagsasaad ng paghahambing ng mga pang-uri. Ang pang-abay na panulad ay gumagamit ng tulad, gaya, higit, kaysa at iba pa. Halimbawa, higit na mahirap ang buhay sa Maynila. Ang presyo ng gulay ay mataas kaysa sa prutas. Pantukoy. Ano nga ba ang pantukoy? Ang pantukoy ay mga salita o kataga na ginagamit sa pagtukoy ng pangalan. Hindi maaaring hiwalay ang pantukoy sa pangalan dahil pinapakilala ng pantukoy ang kaugnayan ng pangalan sa ibang mga salita sa loob ng isang pangungusap. Ang pantukoy ay mayroong dalawang uri. Ang pantukoy na pantangi at pantukoy na pambalana. Ang pantukoy na pantangi ay ginagamit bilang palanda sa pangalang pambalana tulad ng mga, ang mga, sa mga. Halimbawa, ang mga bata ay nasisipaglaro sa ilog. Pantukoy na pambalana. Ito ay ginagamit bilang palanda sa pangalang pantangi. Halimbawa, si, sina, ne, nina, at iba pa. Halimbawa ng pangungusap, sina Joros ay nasisipaglaro sa ilog. Pangawin. Ano nga ba ang pangawin? Ang pangawin ay tumutukoy sa ay. Tinatawag din parandang pampanaguri dahil ito ang nagmujat sa panaguri ng isang pangungusap kung nasa dikaran na mag-ayos. Halimbawa, ang mga bata ay masayang naglalaro sa ilog. Si Joros ay kumuha ng mansanas. Si Ann ay nanalo sa sweepstakes. Pang-ukol. Ano nga ba ang pang-ukol? Ang pang-ukol o prepositions ay mga kataga o salitang nag-uugnay sa pangalan o pangalit at sa ibang salita sa loob ng isang pangungusap. Ang pang-ukol ay mga katagang iniuugnay sa lugar, direksyon at kinauukulan. Gamitin ang sa, para kay, ayon kay, hinggil sa, hinggil kay, ukol kay, maliban sa, dahil at iba pa. Halimbawa ng pangungusap. Ang mga damit ay para sa sanggol. Ang mga gulay ay naitalim dahil sa iyo. Pangangkop. Ang pangangkop o linker ay mga katagang nag-uugnay sa panuring at tinuturingan. Ito ang nagpapakanta sa parelang ginagamitan. Dalawa ang anyo ng pangangkop, ang na at na. Halimbawa ng pangungusap. Ang babaeng nagdudusa ay ina ni Joros. Para sa matatag na ekonomiya. Pangatnig. Ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig o conjunction ay mga salita o katagang ginagamit sa pag-uugnay ng salita sa kapwa-salita,
parira na sa kapwa parira na, sugnay sa kapwa sugnay na pinagsunod-sunod sa pangungusap. Ang pangatnig ay maaaring panimbang at pantulong. Ang pangatnig ay mayroong dalawang uri, ang pangatnig na panimbang at pangatnig na pantulong. Ito ay pangatnig na panimbang kapag nag-uugnay ng dalawa o higit pang mga salita o lipo ng mga salitang magkatimbang ang kakulugan at uri. Ito ay binubuo ng at, saka, ngunit, subalit, maging, man at iba pa. Halimbawa ng pangusap. Ang matatanda ay mababait ngunit madaldal. Ang ina maging ang anak ay handang umalis. Ang pangatnig na pantulong naman ay kapag nag-uugnay ng isang sugnay sa pangunahing sugnay. Ito ay binubuo ng kapag, pag, kung, nang, subalit, samantala at iba pa. Halimbawa ng pangungusap. Kapag nakita ninyo si Rolando, ay maaari ba ninyong bilhin siya ng kipagkita sa akin? Kailangan ng pagtutulungan upang umunlad ang bayan. Iba pang mga pangatnig, maliban, lamang, wag lang, dahil sa, kaya, tuloy, bunga, sakaling, sandaling, ano pa. At dito na nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muling ating pagkita mga mag-aral, paalam!